tindahan ng mga ligit kumulang mga 20 mil. Ano nga yung racket na sinasabi mo? Kailangan ko lang, kipit lang ako. Sa umpisa lang mahirap. Pero masasanay ka rin. Pacing mo. Nung una, diling-dili po ako sa sarili ko. Sabi ko na parang hindi ko deserve yung gantong bagay. So, ang nangyari na lang po is tinanggap ko na lang po yung kahihiyan para sa sarili. Nakabang yata. First time po kasi. Salamat ha, Suke. Ito din po yung... Thank you. Gulay! Gulay po kayo! Upo! Talong! Gulay! Bili na po kayo! Trev, bago na naman yung phone mo ah. Ano ka nakabili ng ganyan eh? Wala namang trabaho yung mga magulang mo. Tsaka senior high ka lang din naman. Oh, porque ba estudyante? Bawal na dumiskarte. Tol, sabihin ko lang sa'yo, may racket ako. Anong racket? Basta. Oh, parang si Nana yan ah. Ha? Tara, bumuha nga! Nay! 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 Nay, ano nangyari sa inyo? Ano na kayo? Okay na lang eh. Nay, nagdudugo yung ulo mo. Ha? Nay, nay. Okay ka lang? Nay! Nay! Tulong! Trev! Humingihan tulong! Dali ka sa ospital! Nay! Tulong! Tulong! Bicycle! Please! Kailangan ng pasyente ng MRI at saka CT scan. And I recommend that she stays here overnight para ma-observe ko pa kung baka may namumuong mga dugo sa utak ng nanay mo. Dok, mahal po ba yung gagawin kay nanay? Yun lang nga, medyo may kamahalan na. Maghanda ka ng mga humigit kumulang mga 20 mil. Mahal po pala, no? Pero gagawin ko po ng paraan, Dok. Siguraduhin niyo lang po na magiging okay si Nanay. Please po, Dok. Okay. Sige, muna na ako. Tol, ano nga yung racket na sinasabi mo? Kailangan ko lang, kipit lang ako eh. Parang di yata kaya ng sumura ko. Tol, paano mo mailalabas sa ospital yung nanay mo? Yung pang araw-araw nagastusin nyo. Alam naman natin na hindi pa makapaglako si Aling Nora, di ba? Tol, sa umpisa lang mahirap. Pero masasanay ka rin. Pacing mo. Para sa nanay mo. Di ba? Para sa nanay ko. Ito na. Ayun na. Ayun. Ito na. Tara, pasok ka. Nakabang natin. First time po kasi. Yan ba yung sinasabi mong hindi sanay? Ha? Ang dami mo na kliyente. Pwede nga isa lang eh. Kung pwede lang, di ko na lang ginawa. Kaya lang, wala naman akong alam na madaling pagkakakitaan. Tol, masasanay ka rin.
Hindi na ako ulit, tol. Nailabas ko nun ng ospital si nanay. Mabili na rin ako ng mga gamot. Okay na ako dun. Sana. Sana. Ay. Ano po? Sama ko ano po? Eh, ito po pala. May dala kami mga pagkain para kakain na rin kayo at saka makain ng gamot. Saan mo ba kinuha yung mga pinangbili mo dyan at saka yung pinangbayad mo sa ospital? Oo nga, Pangga. Ilang araw ka nang walang pahinga. Pangga, salamat ah. Sa pagbarantay kay nanay. Itong mga to, pinangutang ko. Sana hindi ka na nangutang, anak. Isang tayo ukukuha ng pambayad. Yung mga gulay na sira nung binanggayong kariton ko. Nay, huwag ka na mag-alala. Huwag mo nang alalahanin yun. Ang mahalaga, kumaling ka agad, ha? Huwag ka naman nahayaan na may mangyaring masama sa'yo. Ako ang magulang eh. Ako ang dapat na naninigurado na walang nangyayari sa'yo. Kahit mag-isa ako, magawin ko lahat para matabulod ka. Pero, Pans, okay ka lang ba? Mukhang pagod na pagod ka eh. Sorry, Pans. Nalalagkit lang yung pakiramdam ko. Naliligo muna ako, ah. Oo, sige. So, I'll see you next week. Salamat po, to. Sige pa. Una na po ako. Sige. Ay! Sorry, miss. Mukhang pilo ko pa yata. Nasagi ng bastos na nagmamaneho. Baka gusto mo, alalayin na kita palabas. Miss Ganda. Tara. Alam ko, ilang buwan pa lang tayo. Pero paano pwede na bumisita ako dito sa inyo? Sige na. Ante, tumitsempo pa ako. Ayoko naman kasi na mailang yung anak ko sa'yo, di ba? Kaya nga hindi kita mayaya dito sa bahay. Sensya ka lang. Ako na mismo yung nag-usa na bisitahin kita dito eh. Ako ang dapat na humingi sa iyo ng pasensya. Ayoko lang naman na mailang si Joshua kasi kami lang dalawa ang magkasama sa matagal na panahon. Aaminin ko din ang tungkol sa ating dalawa. Promise? Promise ha? Ano yung aaminin niyo, ma? Hi. Anak, humahanap lang kasi ako ng tamang panahon. Pero dahil nandito na tayong lahat, gusto ko sanang kilala mo ang nobyo ko, si Dante. Dante, ang anak ko si Joshua. Lain mo ano? Dito lang pala tayo magkikita muli. Ano? Magkakilala mo kayo? Hindi, ma. Hindi ko po siya kilala. Pagsabi ko, ang gwapo ng anak mo, Nora. Uy, Pangka. Ayos ka lang ba? Parang namumutla ka. Kunya, ayos lang ako. Pal! Yun tayo. Tara. Mamo. Marami na ako. Hinihintay kita eh. Nais ko lang ito, ha? Pangs,
Kaya na lang kaya tayo sa labas. Anak, anong kakain sa labas? Dala ito lahat ng Tito Dante mo. Halika na. Sige po, tita. Tulong mo. Halika, ito. 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 Nay. Parang mapapadala siya yata yung punta ng boyfriend mo. Tagal nang patayin ng tatay mo. Wala ba naman akong karapatan na maging masaya? Hindi naman sa ganun, Nay. Iba na lang kaya yung boyfriend niyo. Hindi nga naman labas na kilala yung lalaki niyan eh. Mahal. Oo. Saan ko pwede bumalik? Buti na ako. Ah, oh. Samahan mo dito Dante mo doon. Dali. Tara, mag-o. Ha? Gusto mo pa ang samahan ko kayo? Oh, ayos. Sige. Mama kami para mas makilala ko tong girlfriend ni Joshua. Pangs, wag na. Dito ko na lang kay nanay. Dali, kami na lang, kami na lang. Ay, teka, Pangs. Sige na, paglumi na. Ingat kayo, ah. Lagay mo muna yan dyan. Doon sa dulo yung tindahan. Anong ginagawa mo? Tagal kita nga hinahanap. Kung ano man yung nangyari sa atin, tapos na yun. Madali. Ha? Alam ba ni Lisa kung anong trabaho mo? Isang beses lang yun. At huwag mo silang itadami dito. Kaya nga walang makakaalam eh. Kung pagbibigyan mo ko ulit, mas malaki babae ko sa'yo. Tignan na. Hello po, asan po si Joshua? Ako, Iha. Huwag mo na isipin yung tsota mo. Baka mamaya kung saan naman nagpupunta yun. Oh, sige po, hintayin ko na lang po siya dito. Sandali. Kilala mo ba talaga yung shota mo? Ah. Ano pong ibig niyong sabihin? Pangs! Bakit? Pangs, bakit? Pumukingin ko! Ano nangyari? Ba't kumiyak? Huwag na huwag ka nang magpapakita sa akin kahit kailan! Kadiri ka! Pangs! Pangga! Tol, mukhang bastado ka ng Lisa. Anong sinabi mo kay Lisa? Ha? Anong sinabi mo? Bakit? Wala akong sinabi hindi totoo. Pinagbigyan mo na sana ako. Ano? Bayad ka na ba? Ha? Oh, nakabili ba kayo? Gusto mo sabihin sa nanay mo? Hindi mong itatama yung nanay ko dito. Ano? Nakabili kayo? Mahal! Ano nangyari doon? Ganun yung mukha, parang galit na galit. Nagkatigasan ng ulo yung anak mo. Kung alala, kailangan niya may magdidisiplina. Pangs! Pangs, pag-usapan natin to. Nagawa ko lang naman yun dahil may rason ako. Hello? Pangga! Hello? Sa'yo. Hindi pa rin ba kayo okay ni Lisa? Ayaw nang makipagbalikan eh. Pagkalmado na kayo pareho, saka kayo mag-usap ng maayos. Ano naman ho yan? Galing ulit kay Dante. Ano ba yan, Nay? Di ba sinabi ko nang tigilan mo na yung pakipagrelasyon sa lalaking yun? Bakit ba, anak?
Sabihin mo nga sa akin ang dahilan mo kung bakit ayaw na ayaw mo kay Dante. Sa ospital at yung pinambili ng gamot nyo. Yung pinangutang mo? Hindi ko ba pinangutang yun, Nay? Pinagtrabahuan ko po yun. Ibinenta ko yung katawan ko. Sinante, Nay. Isa po siya sa mga naging kliyente ko. Ngayon, ginigipit niya po ako para may mangyari ulit sa amin. Nay. Sorry po, Nay. Kasalanan kaya nagkagulo ang pamilyang to. Pasensya na kayo, naka. Hindi ko alam anong klaseng demonyo ang pinapasok ko sa pamamahay ko. Ay, okay na yun. Ang importante, wala na siya sa buhay natin. Hindi na makailangan magbukas yung relasyon nating tatlo eh. May pera ako.
Kaya ko kayong buhayin! Basta ibigay niyo lang yung gusto ko, please! Mahawa ka sa akin! Kailangan kita! Saan makakulong ka na eh! Tumawag ka na parang ko! Di ba? Tama na rin ko! Tama na rin ko! Tama na rin kita! Kailangan kita! Sobra ka lang! Ano? Anong gusto mo? Iusap ako sa'yo maraming beses! Tulong kayo! Tama na, Dante! Tama na! Ayok ko! Umayos ka dito! Sa hirap ng buhay, kumapit sa patalim si Joshua. Pero hindi niya akalaing ang lalaking naging customer niya ay magiging jowa naman ng nanay niya. Pero sa huli, kahit ano pa ang ginawa ni Dante sa kanila, ay hindi nito nasira ang pagmamahalan ng mag-inang Joshua at Nora. Tuluyan nang ang tinalikuran ni Joshua ang madilim na landas. At para makatulong sa pamilya ngayon, nagsisikap si Joshua bilang working student. Pinagsasabay niya ang pag-aaral at pagtatrabaho bilang delivery rider. Nung time po kasi na yun, wala po ako maisip na ibang trabaho. Kailangan ko po ng bantustos sa pag-aaral ko since working student po ako. Nagsisisi na po ako. Binatawad ko na rin po yung sarili ko sa ganung bagay. Mas maganda, hanapin niya ang kanyang strength. Saan ba siya magaling? Ano ang kanyang mga talents, abilities? Kasi maaaring doon na siya ngayon maghahanap ng alternative ways of looking for finances. Gusto naming tulungan si Joshua sa kanyang pagbabago kaya naghanda ang aming programa ng mga sorpresa. Kunwari, may item kaming ipapadeliver sa bida nating rider na si Joshua. Ang hindi niya alam, ang taong tatanggap ng delivery package ay ang Starstruck Season 7 Ultimate Male Survivor na si Kim De Leon. At ngayon naman, ako ay maswerteng napili ni Miss Vicky para magbigay o ihatid ang mga sorpresang inihanda ng Wish Ko Lang Team para kay Joshua mismo. Kaya ngayon, excited na ako. Samahan niyo ako! Bali, ano lang po? 45 pesos lang po, sir. 40 pesos po sa base fare. Tapos, bali, additional yung kilometer po, 10 pesos. Pero, actually, kuya, hindi ko naman kailangan to eh. Oo, saan kuya, sir? Hindi, alam ko, mas kailangan mo to. Kaya... Hindi, sir. Hindi ito biro. Kaya ito, bigay sa'yo ng wish ko lang. Nasa wish ko lang ka, kuya. Thank you po. Yeah. Ganito eh. Hello. Sige, try mo. Yun, know, sakto. Para sa huling taon ni Joshua sa senior high school, hatid namin ang educational assistance. Gusto ko pong ikurso sa college yung hospitality management. Kung hindi po papalarin doon, baka magano po ako, culinary arts. At bilang paghahanda sa gusto niyang kursong hospitality management, sagot na ng TESDA at ng partner school nito ang free training for cookery. Para naman sa nanay ni Joshua na nagtataguyod ng kanilang pamilya, narito ang regalo namin. May frozen meat products, kitchen appliances, utensils at dinnerware sets para sa panimulang karinderya business. Sinamahan na namin yan ng ready-to-wear o RTW products na pwede rin ibenta. Sagot na rin namin ang iyong bagong salon experience. Pa Joshua, bukod sa pangkarinderya mo, meron ka namang kapehan, di ba? Para kay Joshua rin ang brand new cellphone na swak sa kanyang sideline na delivery rider. Wait, there's more! Sagot na rin namin ang fuel allowance ni Joshua ng 3 buwan. At ito na, Joshua, ang huling bigay ni Miss Vicky at ng Team Wish Ko Lang, ang Wish Ko Lang Savings. Kagamitin ko po ito para sa pag-aaral ko ngayon since ako rin po nagpapaaral sa sarili ko. Thank you po kay Miss Vicky Morales tsaka sa Wish Ko Lang. Malaking tulong po sa akin ito. Sinubok man ang panahon si Joshua noon dahil sa kagipitan, ang mahalaga ngayon, pinipili niyang tahakin ang tamang daan. Mga kapuso, lagi po natin tatandaan, hanggat hindi tayo napapagod, humiling at maniwala, hindi po tayo mapapagod lumaban sa buhay.
Ako po si Vicky Morales at ito po ang Wish Ko Na.